Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpulong ang mga manggagawa ng Mindoro Satellite Field bilang paghahanda sa panukalang maging ganap na misyon ang nasabing field office. Doon ay nagpakita ng suporta sa pagdalo ang mga leader mula sa North Philippine Union at South Central Luzon Conferences. Nagbabalita si Romel Sena. Upang maipakitang handa na ang Mindoro na maging isang ganap na misyon, isinagawa ang kauna-unahang pagpupulong ng mga manggagawa sa Mindoro Satellite Field noong 8 hanggang 9 ng Agosto sa Bali Beach Resort Gloria, Oriental, Mindoro. Nagsimula ang programa sa isang lekturang may patungkol sa Sabbath School sa pangunguna ni Pastor Relino Urbi, ang direktor ng Sabbath School at Personal Ministries ng North Philippine Union Conference. Kung ang lahat ng mga kaanib ng iglesia dito sa Mindoro Satellite Field ay susuporta, magkakaisa na ma-involve sa gawain ng Panginoong Diyos, tiyak na biyayaan ng Panginoon na ang Mindoro ay magiging successful na mission field ng ating iglesia. Kasama ng mga pastor ng buong Mindoro, ang pagpupulong ay dinaluhan ng South Central Luzon Conference Executive Committees at Board of Trustees. Ito ay pinangisiwaan ni Pastor Jasper Flores, ang presidente ng SCLC, at ni Pastor Danilo Fiecas, ang field secretary ng MSF. Ako po bilang Pangulo ng South Central Luzon Conference ay hinahangad ko na sa lalong madaling panahon na ang Mindoro ay maging isang ganap na misyon. Tumitingin tayo na mayroong pananampalataya na sa lalong madaling panahon ito ay maisakatuparan na. Aking ini-expect na itong isinagawa ngayon na kauna-unahang Mindoro Satellite Field Ministerial Workers Meeting ay magbibigay ng inspirasyon sa mga manggagawang pastor unang-una upang mapaigting ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagtatalaga at maibayo pa ang mga pagsisikap na akayin ang mga kapatid sa mithiin na ipinaunawa ng leadership ng ating church sa buong sanlibutan na tunay, Jesus is coming, get involved. Ang pagpupulong din na ito ay naglalayong maglaan ng direksyon para sa gagawing misyon. Kung kaya't binigyan ng panahon ang mga direktor at administrator ng SCLC at ang mga opisyales ng MSF upang magulat patungkol sa kanilang mga kinauukulan. Napakalaga ng mga kapatiran sa MSF dahil actually ang mga kapatiran ang siyang bumubuo ng ating iglesia. Kaya sa paglago ng mga kapatiran ay lumalago din ang ating pagnanais na magkaroon po tayo ng ating sariling misyon sa ating lugar ng Mindoro. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Romel Sena para sa Hope Today and PUC News.